Salamat sa lahat ng aking mga nakasama. Patawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Wala na akong magagawa. Hindi ko na makayanan buhay kong masalimuot ay hanggang dito na lamang. Sa mga magulang ko, patawad na po sa inyo. Kung hindi ko po nasunod ang inyong mga gusto, may nakita akong may karit itim na itim ang suot niya. Teka, eto na at ang tagasundo, lahat sa inyo'y paalam na. Ihip ng hangin. Sa umagang malamig, hangin nakapanginig. Siboy ng hangin malamig, o di mong kalig ako'y panginginig. Sa pag-ihip ng hangin malamig, dalo ito ang puso, nanganganib. Nanganganib sa taong mapanganib, na di mo alam kung kailan nilipas. Muli ka na naman mag-iisa, sa mundong puno ng taong mga paasa. Kaya mabuti pang mapag-isa, may pagkakataon ka pang maging masaya. Tayo ay may kanya-kanyang layo. Kanya-kanyang pangarap na tutupad. Lahat ng tao ay kanyang minamundi. Upang sa gayon, masaganang buhay ay makamtan natin. Tila ang atadhana ay sadyang mapaglaro. Na sa tuwing tayo nabibigo, ang naiisip na lang ay sumuko. Ngunit mali. Dapat sana ang kalooban ay puno. Oo, nang sa gayon ay mapuno ng kagalakan mo. Mga pangarap natin ay tunay na makamtan. At mga bagay-bagay ay may tuwid na malumusan. Ngunit higit sa lahat na dapat ang Diyos ay masalamat. Ang kwento ng aking si Jessamy A. Jaime, 17 taong muda, at ipinanganak noon ika-29 ng Oktubre, 1998. Ang aking ama ay si Ginoong Leonardo A. Jaime at ang aking ina ay si Inang Perla A. Jaime. Ako ay lumaki sa isang simpleng buhay lamang, hindi mayaman, hindi rin naman sobrang hirap. Yung tipong nakakaraos naman sa araw-araw. Pitong kuya at limang ate. Sila ang sumusuporta sa aking pag-aaral. Bata pa lamang ako ay nakakitaan ako ng galing at humusay sa iba't ibang bagay. Maging sa usapang pang-akademiko ay nakikitaan din ako ng kaunting kagalingan. Nagtapos ako ng kinder bilang first honor. Tuwang-tuwa ako doon dahil nandun lahat ng aking mga kapatid na sumusuporta sa akin. Doon ko nakita ang kanilang pagmamahal para sa akin. Noong elementary ako, ay natuto na rin ako maging isang palaban. Dahil sabi nga sa akin ng papa ko, kailangan mong maging palaban sa lahat ng bagay. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Lagi akong top 1. Hanggang sa nagtapos ako bilang isang valedictorian. Tumutong ako ng high school. Nung una, kabang-kaba pa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, dahil nandun ang aking super tatay na gumagabay sa akin, naging madali para sa akin ang lahat. Doon niya ako hinubog. Higit sa lahat, tinuruan ko paano maging mahusay sa wikang Ingles. Siya nga ang aking editor-in-chief. Tinuruan niya ako kung paano magsulat ng iba't ibang bagay kagaya ng tula, lathalain, at kung ano-ano pa. Ang aking ama ay nag-aral ng journalism sa Manuel L. Quezon University, subalit hindi siya nakapagtapos. Kaya ang kanyang pangarap na iyon ay gusto niyang aking ipagpatuloy. Sabi nga niya sa akin, you have to be the best version of your own. Hindi mo kailangang manggaya ng iba. Hindi mo kailangang maingit sa kanila. Dahil ikaw yan. Ikaw ang gagawa ng iyong pangarap nang hindi bumabasa sa iba. Subalit, tila nga ang buhay ay hindi magiging problema kung wala kang problema. At nang ako ay nasa sekundarya na, doon ko naranasan ng napakaraming problema. Ang pumasok na pagkain lamang ang dala at kung minsan, ang pamasahe ay inuutang pa. Naranasan ko rin noon na
maglakad ng isang oras at kalahati mula sa aming paaralan. Sa tuwing umuulan, sapagkat wala kaming service. Subalit, dahil sa aking determinasyon, ay nakatapos ako ng sekundarya. Nang tumuntok na ako ng kolehiyo, doon ko na naisip ang salitang pangarap. Ano nga bang pangarap ko sa buhay? Ah, ang maging isang journalist dahil yun ang gusto ng aking ama. Subalit, nasaan ako ngayon? Narito sa University of Rizal System, Pililia Campus at kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English. Nasaan na ang pangarap ko ang maging isang journalist na gusto ng aking ama? Subalit, ang pumasok na lamang sa aking isip ay dito ako dinala ng Panginoon. Dito nila dinala ang aking mga paa. At ito na lamang, dito ko na lang pag-iibayuhin ang aking mga kaalaman. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang sa Panginoon ay ang pagbibigay niya ng magandang buhay sa aking mga kapatid. Dahil sa kanila, ay nasusuportahan ko ang aking mga pangangailangan. Tayong lahat ay patipan tayo sa mata ng Diyos. Kasabihan ang pinangahawakan ng bawat isa. Ngunit patay nga ba tayo sa mata ng ating kapwa? Maraming nasasabi na tayo ay likas na mabuti. Subalit, may mga tuksong nag-uudyok sa ating maging masama. Dahil sa diskriminasyon ng ating lipunan, hindi maiiwasan ng paligsahan, pataasan, at lamangan. Ngunit ito'y nagiging mali kung ang pagiging gahaman ang pinapairan. Paano tayo magiging pantay-pantay kung sariling lipunan mismo natin ang sumisira nito? Patulad na lamang ng mga may katungkulan sa kataasan, laging inaapi ang kahirapan. May mga taong nakakaangat lamang ay nakakalimot na kung saan ang galing. Ano nga ba ang silbi natin dito sa mundong ibabaw? Ang maglamangan? Ang magpataasan? Kung tayo hindi marunong magpahalaga sa ating kapwa, sana'y magtutuman lang tayong irespeto ang kanilang buhay.